So, kamusta mga brad? Si Bray nga pala nagbabalik and welcome sa ating vlog. And ngayon, i-share ko kung ano yung mga trabahong naghihintay sa ating mga aspiring IT graduates. To give you guys a brief history, I graduated in Jose Rizal University as a computer engineering student. Masok ako doon 2002. Graduate ako ng 2008. Pero nakapaghanap ako ng trabaho ng 2007. Swerte kasi hindi naghanap ng documents yung first employer ko. 2008 nakagraduate ako kasi nga may bumagsak akong subject, isa lang. Kasi mahirap talaga siya. Promise, hindi siya kinaya ng brain cells ko. Gumraduate ako 2008, then nga may documents na tayo, diploma, POR, andyan na. Nagtrabaho ako sa Maynila as a programmer. So hindi naman talaga programmer yun. Programmer yung title, pero hindi naman ako nag-program. Pagkakaalala ko, no? Hindi ako nag-program that time. Pina-update lang ako ng documents. Okay. So, yun lang. 2007, tas until now, working pa rin. Pero iba na yung title ngayon. Iba na yung trabaho ngayon. Kaya i-explain ko yun mamaya. Yung topic na to is specific lang for ano, application development and maintenance. Explain ko yun. Sa abot ng aking makakaya, mga brad. So, pagka-graduate, yun nga, pwede kayong maging developer. Anong ginagawa ng developer? Application developer or programmer. Ang ginagawa po niya, mga brad, sila po yung gumagawa ng mga tulad na yan. YouTube, Facebook, Instagram, yan. May nag-develop niyan, may gumawa niyan para ma-share natin yung mga videos natin, ma-share natin yung mga pictures natin, makapag-comment tayo, makapag-like. Yan, mga ganong action, pin-program yan. May gumawa niyan, may nag-program yan, okay? So, for example, may program tayo. Simplihan lang natin. Android app na nagbibilang ng 1 to 10. Okay? So, magpo-program na si developer, di ba? So, ngayon, may isa pang job na pwedeng puntahan ng mga IT industry is yung quality test, quality assurance or software testing. Ang trabaho ni Mrs. Quality Assurance. So, ang ginagawa niya is they make sure na kung ano yung service or feature na ibibigay sa mga tao, sa kliyente, yun yung makikita nila. Okay? Ang gagawin ni tester is, mga quality assurance, they make sure na 1 to 10 yung lalabas. 0, 5, from 1, 2, 3, 4, 5, 9, then 10. 1, 0. Okay, 10 na. Kaso, may problema. 0 yung lumabas after 9. Aawayin kayo yung tester, si developer. Hoy, 0 yung lumabas. Bakit 0 yung lumabas? Ayusin mo to. Babalik kay developer yan. Tapos, ayusin developer yan, no? Then, pag naayos niya na, ibabalik niya kay tester yan. Yan yung trabaho ng tester niya. Okay, so itetest niya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 0 yung lumabas. Okay? So, okay na kay tester. Mag-go signal na si tester. O, sige, release mo na sa mga tao yan. So, let's say, na-release na sa mga tao kung may gumagamit na lang, ginagamit. Kaso may problema. Let's say, ginagamit na ng mga tao, then, suddenly, bumalik sa 0. 890. Magre-reklamo ko yun, maaasar ko na yun kasi ganun to ah, but 0. Bayad ko to ah, tapos syempre tatawag ka na ngayon sa ano, tatawag ka na sa company yun. Ang unang sasalo yan, ng tawag mo, ng init ng ulo nyo, si Technical Support Representative or TSR. Okay? Si TSR may series of steps kung paano mare-resolve yun or maayos yung mga ganung problema, nag-back to zero. Okay? Sasabihin niya yun sa'yo, bibigay niya yun sa'yo, tapos gagawin mo.
para ma-resolve on your end. So kung hindi pa rin naayos, doon na papasok yung trabaho namin. Support. Secondary support. Okay? May technical skills yan para halukain yung nangyayari sa loob ng application. Nagkaya namin halukain kung anong problema. Then, yun, babalik kami sa inyo. Tapos, sabihin namin yung kung anong resolution or kung anong fix. So, ayun nga, after nun, binigay na namin yung steps. Kaso, hindi pa rin talaga naayos. So, dito na babalik ngayon sa developer. Okay, sa developer, na mataba ang utak, maraming alam, yan, aayusin niya yung sistema or yung app niyo. Okay? Tapos, testing ulit. Ganun, same routine lang na ano, between developer and testing. So, dapat maayos na yun. Kapag okay na, release na sa mga ano yan, sa user ulit. Fix, pangalan. Patch, nakita niyo yun. Bug fix. Kaya, update. Nag-update yan, tulad yan. Nakikita niyo yan no, sa mga Android apps. 13 apps pending update. Mga ganun. Yun yun, mga inaayos ng mga company nag-provide ng mga apps na yan yung para ano, para maging smooth yung paggamit nyo. So yun, developer, kailangan niyan ano, technical skills yan, dapat malalim yung technical skills niya. Marami siyang alam, updated siya sa new technologies ngayon, mga tools na ginagamit, mataba ang utak niya. Testing, dati, wala. No need ng technical skills. Pero ngayon, most of the companies require yung technical skills sa mga testers. Okay? Pero may mga company pa rin naman na kahit Microsoft Word lang. Kasi ititrain ka naman nila. Okay? Same with developers. Kung wala kang idea kung paano mag-develop, and natap ka nila para maging programmer or application developer nila, ititrain ka nila for sure. Okay? Ano pa? TSR, technical skills ni TSR, minimal. I think minimal lang. TSR, support. Support, kailangan may technical skills. Kailangan yan. Ako, technical skills, meron, pero hindi singing dami ng developer. Okay? Kung mga jobs na pwede yung landingan for application development and maintenance. Okay? Ano pa ba? Ano pang trabaho sa IT? DBA, Database Administrator. Research nyo. Sa mga walang idea, don't worry. Kung DBA yung binigay sa inyo title, ititrain kayo ni company nyo. Infra Engineer, Infrastructure Engineer. Yan, mga ano. Maintain lang siya ng infra. Let infrastructure, ibig sabihin yung servers, mga ganun. More on servers ng mga hawak nito. DBA server din naman yun, pero more on nakatutok sila sa data. Hindi rin siya developer, maintenance lang din talaga siya. Ito mga servers. Basta yun, marami pa. Depende pa rin talaga sa company na mapapasukan mo. Make sure lang na ma-practice niyo yung pinag-aralan niyo sa school. Okay? Sa mga wala namang ganong idea dun sa mga technologies, don't worry, ititrain kayo ni company. Okay? Kasi alam naman nila, fresh grad kayo. Inulit ko lang. So yun mga brad, hanggang dito na lang muna. Kung tingin mo naging informational yung video na to, just hit like. Kung may mga comment ka pa, suggestion to improve my vlog, may comment section, sulat mo lang. Then, pwede ka rin naman mag-subscribe. Subscribe sa aking channel. So, yun, hanggang dito na lang muna, Brad. Babalik ako, okay? Bangin mo sa sunod na video. And, ingat mga Brad!